Taon-taon, mahigit 1 milyon ang namamatay sa buong mundo dahil sa aksidente sa kalsada. Ayon po yan sa World Health Organization. Sa Pilipinas, kabi-kabilang aksidente na naman ang nangyari sa ilang probinsya nitong Sabado at Linggo. Makibalita tayo kay Kenneth Ragpala ng GMA Northern Mindanao. Nagmukhang pinitpit na lata ang isang pampaserong van matapos makabanggaan ang isang truck sa parang Maguindanao. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon na mag-head-on collision ang dalawang sasakyan. Ang pagdaan ng truck na yan, mabilis masyado. Pumutok na yung tire niya. Tapos dito sana siya papunta. Bigla lang sumupot yung van. Dead on the spot ang driver ng van. Habang 5 sa mga pasero ang dead on arrival sa ospital. Ang tatlong iba pa namatay habang ginagamot. 22 naman ang nasugatan. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang driver ng truck na tumakas matapos ang aksidente. 2 naman ang namatay sa banggaan ng pedicab at delivery van sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, sa di pa malamang dahilan, nawala ng kontrol ang pedicab driver at napunta sa kabilang lane. Tiyempong padanoon ang delivery van. Hindi na nakapagpreno ang van driver. Sa Naga City, Cebu, namatay isang lalaki matapos sumalpok sa kasalubong na minibus ang sinasakyang motorsiklo. 2 pasero naman ang bus ang nasugatan. Lumabas investigasyon na bumangga ang motor sa bus na mag-take over ang rider sa sinusundang truck. Hindi raw naiwasan ng bus driver ang motorsiklo dahil wala siyang pwedeng likuan. Lumabas sa pag-aaral ng World Health Organization na mahigit 1 milyon ang namamatay sa buong mundo taon-taon dahil sa mga aksidente sa kalsada. Ikawalo ang road accident sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga nasa edad 15 hanggat 29. Kenneth Ragpala, Nagbabalita, Pilipinas.